Yan, so we are live po mga kababayan. So magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa mga sulok ng mundo. So shoutout po sa makakasama ko po ngayon. Shoutout po sa mga baby vlogger na nakatulad ko. Okay, kailang ha, saglit-saglit lang tayo. Hello po, Ma'am Maylene, Ma'am Mad Superman. Ay, ang pangit ng ano ko, ang pangit ng camera ko, ba't ko ginawang ganito? Okay, sige na, start na kaagad tayo para ano, para hindi sayang sa oras. So mga kababayan, no, so ito, tika lang. Yan. So mga kababayan, no, ako, nag-post ako sa Facebook ko, din sinabi ko na hindi ako sasawsaw dito, hindi ako magko-comment tungkol kay TP dahil hindi naman talaga maganda tingnan na tayong mga kapwa BBM supporter at vloggers ay nagbabangayan. So sabi ko, sige, palalagpasin ko na lang yan si TP. Yun nga lang po, eventually po talaga kasi, nung hinimay-himay ko po talaga yung mga pangyayari, actually mga kababayan, ulitin ko lang ha, hindi po ako makapastrana. Hindi ako anti-Mel Robles. Wala tayong pakialam doon sa mga appointment ni Pangulong Marcos. Wala tayong pakialam doon kung sinong gusto ni Pangulong Marcos. Ibigay lang natin yung trust natin kay Pangulong Marcos. Ngayon nga lang po, habang pinag-aaralan ko po yung ginawa ni TP, is nakikita ko po talaga na meron talaga siyang intention. Meron siyang personal na interest dito. Well, marami akong mga naka-follow sa akin na maka-thinking Pinoy na maka-tipi . Pero okay lang, walang problema sa akin. Pero ito lang, papakita ko lang po dito kung ano yung mga inconsistencies na sinasabi po ni Thinking Pinoy. Kasi mga kababayan, si Thinking Pinoy po kasi, kung magsalita yan, magaling magsalita. Actually, ako, believe din ako kung yung way ng pagre-research niya, magaling. Kasi actually, no, nung kasagsagan nung kampanya, nung kay President Bongbong Marcos nung nakarang eleksyon, si TP, ang bilis sa research. Kung baga ako, inaabot ako ng isang araw, kay TP saglit lang. Pero nga po, dito po sa ginagawa po ni TP ngayon, nakita ko po may butas po yung ginagawa niya. May butas po yung ginawa niya. At even doon na sinasabi ko na nga na magaling siya magsalita, na ito pong mga taga-suporta po ni Thinking Pinoy po ay naniniwala po sa kanya at lumalabas po talaga na kami na para sa amin ay tama ang ginagawa namin, na lumalabas pa na kami pa yung mali. O ito. Actually, sa tingin ko wala pang gumagawa nito . Ito yung controversial na live stream ni Thinking Pinoy. So, hindi ko alam kung may gumawa ng vlogger nito, pero sasagutin po natin yung mismong vlog ni Thinking Pinoy. Wala po tayong puputulin. Okay? At dito po natin makikita po yung inconsistencies na sinasabi ni Thinking Pinoy. Na mismo dito sa live stream niya na to, dito rin mismo nagbabaluktot-baluktot na rin po siya dito. O sige ha. Teka lang. Okay. Sana malakas yung sound dahil naka-speaker lang ako. O, ganyan na lang siguro. O ganyan na lang. Pa-play tayo. Good evening, mga kambing. Ako si TP, ang DH ng mga DH na future youth. Ano ba? Malino ba? Alam ha, busy kasi na ano to na microphone to. Dapat pala dalawa laptop ko, no? Para malinaw. Malinaw naman siguro, no? Ah, sige. Pakinggan natin yung sinabi ni TP, sagutin natin, ha? Well, hindi ko na dapat ipapatulan, eh. Kasi ang baka. Oh, hindi daw papatulan, pero pinatulan. She's bad journalism, pero sige, patulan na. Oh, sige, okay. Yabang, di ba? This is bad journalism daw. Di ba? Hindi niya papatulan dahil this is bad journalism. Pero papakita ko kung anong klaseng, journalism meron si TP. Sige na, puro ko salita. Hello po, SKL Vlog. Ano niyo? Nagba-vlog na ako, nagpo-political vlogging, radio commentator, TV host, etc. na ako for how many years. Well, halo-halo na yun . Pero since 2015, so, oh, so
So, 7 years na po nagbablog si TP. So, pasensya na po. Kailangan kong putol-putulin na kasi ano, dahil si TP po nagka-copyright na po siya ngayon. Di ba, ito yung ano, no? Ito yung nakakatawa kay TP, no? Bago tayo mag-continue, no? Si TP po kasi dati, si TP, kapag ginagamit mo yung mga content niya dati, hindi yan nagka-copyright. Hindi talaga nagka-copyright yan. Oo. Pero ngayon, nagka-copyright na po siya ngayon. Ngayong araw lang. Well, karapatan niya naman yung dahil channel niya yun, di ba? Pero nakagulat lang, no? After nung na-expose yung totoong kulay ni TP, saka niya ginawa ang mag-copyright ng mga kapwa niya vlogger. Actually, ako admitted naman ako, no, na may mga vlogger din talaga na walang content, na talaga sumasaw-saw lang sa ibang vlogger. Oo. So, ngayon, ang ginagawa ngayon ni TP ngayon is kinaka-copyright niya na ngayon yung gumagamit ng video niya. Simula nung nahubaran yung totoong kulay ni TP. Sige, continue muna tayo. Kailangan kong putul-putulin eh. Baka i-copyright ako ni TP eh. Sige. 16, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22, more or less. 7 years na ako na nasa laro na to. So, memorize ko na yan. Okay. So pinagmamalaki ni TP dito, 7 years na raw pala siya. 7 taon na pala si TP sa journalism na to. So alam niya na raw yung laro na to. So para kay TP, laro itong ginagawa natin. Laro itong ginagawa niya. So actually, ang galing mo maglaro. So ito nga, no? So, sobrang galing maglaro ni TP, mga kababayan. Nung 2016, nung nanalo si Pangulong Duterte noon, nagkaroon po ng away yung mga DDS. And then po, si TP po yung isa sa mga dahilan. Actually, hindi lang siya yung isa. Siya yung pinakamalaking dahilan kung bakit po nahiwala yung DDS nun. Oh. 7 years na pala siya naglalaro. Oh. Tulad ng ginawa niya sa mga vlogger ng DDS dati. Actually, ako hindi ko naman kinakampiyan si Banat Bay, sila mo kauson. Pero, makikita po natin dito mga kababayan na sanay na si TP. Sanay na si TP sa ganitong klaseng mga gawain na nag-aaway-away yung mga vlogger na siya ang dahilan. Okay, ginawa na po ni TP ito dati. Nag-aaway-away ang mga DDS vlogger dahil sa kanya. So ngayon naman po, si TP naman po, hindi naman po talaga Marcos, ano yan eh, Marcos supporter yan eh. Kailan ba naging Marcos supporter si TP? Kailan? September 2021. 9 months. Oh. Tapos ngayon, ginugulo niya tayo ngayon dito. Well, ulitin ko lang mga kababayan, hindi naman natin pwedeng isang tabi yung nagawa ni TP nung eleksyon. Dahil syempre, nag-research yung tao, di ba? Kinampanya niya si Bongbong Marcos. Okay yun, pero yun kasi ibang usapan yun. Ngayon kasi mga kababayan kasi, lumalabas na po yung interest. Sasabihin ko na nga, sige, continue muna natin. Hold ulit ako eh, sige. Yes ko na yan. So, ano, napansin ko, nagandaan ko nung pinira ko si Pastrana dun sa conflict of interest. Okay, ito na. Oto. Ulitin ko lang mga kababayan na hindi ako makapastrana, ha. Wala akong pakialam kay Pastrana. So, ang binabanggit dito ni TP is, tinira niya si Pastrana because of conflict of interest. Ayun ang sabi ni TP dito, ha. Okay. Daming mga vlogger na mga bago, kasama yung mga vlogger na hindi naman lumaki, ang mga nagsitira, parang isa yung atake, di ba? Puro atake sa akin. Kasi daw, kinakatigaw ako na magpa-appoint daw. Okay, ito na. Oh, dito tayo magkakaproblema ngayon. Okay. Nagrireklamo si TP ngayon na nung tinira daw niya si Pastrana because of conflict of interest, binanatan daw siya ng mga vlogger. At iisa daw yung tirada. So ito kasi yung problema dito. No? Binabanggit ni TP na isa daw yung tirada, pero ito lang no. Sana kasi sabi ni TP kung sino mga vlogger 'yon. Actually, iisa yung tira kay TP kasi nga ayun yung nakita nila. Kasi sila lang yun, hindi pa ako kasali noon. 'Di ba? Pero yung nakita nila kay TP's nakita ko na rin ngayon. 'Di ba? Pero ito na nga yung punto ko, 'di ba? Sinabi nga ni TP na iisa yung tirada. Yun nga lang, yung binabanggit ni TP dito na iisang tirada sa kanya,
may sablay din. Sablay din to, tinan nyo ha. Pakinggan nyo to. Teka lang ha, ano bang timestamp yun? 2 minutes 10 seconds. Sige, ano lang natin, forward na natin, 2 minutes 10 seconds. Lista ko yan eh. Oh, tara, ito yung sabi ni Tipe ha. Naiisa daw yung tirada ng mga vloggers sa kanya. Was my manager. Kasi hindi na ngayon kasi, diba, general manager na ng PCS, or the conflict na yun, so hindi na pwede. So anyhow, siguro ito yung pinagbasihan nila. Ah, ito. Oh, ang sabi ni Tipe, siguro ito yung pinagbasihan nila. Ah, di ba? Kita mo, hindi na siya sigurado kung ano yung tirada sa kanya. Sabi niya, siguro daw eh. Siguro, dapat sigurado kung ano yung tinira sa'yo. Di ba? Una, hindi mo na nga masabi kung sino yung vlogger na bumabakbak sa'yo. Pero sa tingin ko, si Maharlika yun. Ang sabi niya kasi, mga vlogger, so madami. So, ano daw yung reference? Siguro, ito yung reference nila. Ulitin lang natin, ha? General manager na ng PCS or the conflict na yun, so hindi na pwede. So anyhow, siguro ito yung pinagbasihan nila. Siguro daw, siguro. Ngayon, hello po Magnum TV, shoutout po kay Observer. Ito na. Ano daw yung pinagbasihan daw ng mga vlogger na tumira sa kanya? Siguro, ano daw yun? Ito nakakatawa to. Bear with me. So, ito yung pinagbasihan nila na news article. Hold on. Medyo, ano lang yun. Yung pinagbasihan daw yung news article. Siguro, ito yung pinagbasihan ng mga vlogger na news article. Ano lang kasi kung ngayon, naka-laptop. Pero anyways, ito yung article. Grave charges filed against former Light Rail System Executive. So nandyan si Mel Robles. Okay, ito na. Oh. So yung sabi ni TP, no? Yung pinagbasihan daw ng mga vlogger para tirahin siya is yung article about kay Mel Robles. Ang tanong ko dito, mga kababayan, no? Naghanap ako at saka nagtanong-tanong ako sa mga vloggers po ng UVIP kung sino ang naglabas ng kaso ni Mel Robles. Actually, si Maharlika hindi niya nilabas. Pagkakaalam ko, wala. Pagkakaalam ko, hindi. Oh, tinanong ko sila Coach Jarrett, sila Sangkay, kung nilabas ba nila yung tungkol sa kaso ni Mel Robles. Hindi nga namin alam yan eh. Ikaw lang din naglabas niyan eh. Oh, di ba nagets niyo yung estilo ni TP? Di ba? Magpaparatang siya na siguro ito yung reference. Pagkatapos, tinanong ko kung sino yung mga vlogger na naglabas nito. Wala naman naglabas nito. Siya lang mismo ang naglabas nito. At ang ending nito, bida-bida. TP, di ba? Sinasabi mo na kami naglabas ng article na yan na siguro, sabi mo, wala kang naglabas niyan. Hindi nga namin alam yun eh. O tapos ito yung style ni TP, no? Pakigan nyo ha. O magbibida-bida sa huli to eh. Golf news ito. Commander Robles. Ayan. The former top executives of the Light Railways Transit. Post muna natin, baka maka-operate ako. Authority, including its former administrator Mel Robles, has been charged with graft on Tuesday by the government. So malinaw, no? Si Mel Robles po, meron pong kasong graft noong 2016. Oh, na siguro ito yung nilabas ng mga vlogger para itira kay TP. Na nagtanong-tanong ako, ulitin ko lang, na wala akong makita na sinong vlogger ba ang naglabas nito. At saka syempre, hindi naman relevant ito. Anong relevant nito? Ginagawa niya lang na relevant itong kaso ni Robles para magmukhang tanga yung mga baby vlogger. Continue tayo ha. Basta bear with me lang. The corruption watchdog in connection with anomalous maintenance and service contracts. Alright. So yung eksena. Ang problema, eto na. Stop sharing. Anong problema, TP? Anong problema? Share natin. Share.
Share screen, Chrome tab. Makaka-copyright kasi ako nito eh, kaya ayokong i-play ng tuloy-tuloy eh. Ito naman, yung pong binalita rin eh, February 2016. Now, ito naman po ang paano mas malaki? Eh? Oh, sige na, bilisan mo TV, pakipakibilis lang. Ito. Ito naman po yung 2019. So this is November 2019. Ang Sandigan, the Sandigan Bayan's 5th Division has acquitted former LRT Authority Administrator Nekia. Oh, so ang ibig sabihin dito ni TP, acquitted. Acquitted si ano? Acquitted si... Una sa lahat, wala namang nagsabi. Wala namang vlogger akong kilala na in-expose yung kaso ni ano? Ni Robles. Wala, wala. And then, ang palalabasin ngayon ni TP, tatanga-tanga yung mga baby vlogger kasi nga, acquitted naman pala si Pastra, acquitted naman pala si Robles. Pero in the first place, wala naman naglabas nung balita na yan. Si TP lang din naman yung naglabas niyan. Oh, Robles, pasay ko, nakamali ako. Ulitin lang natin, ha? Yada-yada. In connection with the alleged irregular hiring of janitors in 2009. Right? So, guys, tagaling mo. Is it a brand out? Teka na, dumili man, nag-brown out eh. Visit na yun. No? Nag-brown out bigla. Wala akong ilaw. So, noong 2016, final yung case. Noong 2019, ipinasulay yung kaso. So, acquitted. No. Guys, ha, hindi po ito sitting dismissal lang for insufficient evidence. Acquitted po. So sana lang po, yung mga vlogger dyan na gusto mong maging kasila kasi siguro na yung Pinoy, baka mas malaki pa. Eh, di ba po pwede na mag-ugin? Di ba? Hindi ba pwedeng mag-ugin? Kasi po, kahit sino naman, pwede mag-demanda sa mga tao, pero kailangan patunayan yung demanda. Ah, kita mo, kita nyo kung paano mag-twist si Titi? Nakita nyo kung paano siya mag-twist? 'Di ba? So ang yung ginawa ni TP, 'di ba? Hindi niya napangalanan kung sino yung mga vlogger na nagsabi na naglabas ng article siguro about kay Robles. Pagkatapos palalabasin niya na ay ano naman pala si Robles eh. Not guilty naman pala eh, acquitted eh. Tapos sabi niya hindi kayo nag-google eh. In the first place, sino ba naglabas niyan? 'Di ba? Wala naman. Nagkasi niyo ba? Hindi ko lang kasi ma-explain ng maayos eh. Parang gumagawa rin siya ng kwento na ang ending siya rin yung bida. Oh. Huwag ganun TP. Oh, ang sabi pa ni TP, hindi raw nag-google. Ito. Ito yung malupit. Ang sabi ni Thinking Pinoy, hindi raw nag-google yung mga baby vlogger. Okay, sige. Paano ngayon ko pag napatunayan ko na si TP ay nag-google pero niloloko niya yung mga tao? Paano pag napatunayan ko mismo ngayon mismo na si TP gumagamit din ng Google pero niloloko niya yung mga tao? Oh. O ito, example ko mga kababayan. Oh. Naalala nyo? Ulitin ko lang mga kababayan. Oh. Tayo, hindi tayo makapastrana. Hindi tayo anti-Robles. Wala tayong pakialam doon. Dahil tayo po is naniniwala po tayo doon sa kakayahan ni President Bongbong Marcos na mag-appoint ng mga cabinet members niya. Naniniwala tayo doon. Yan na, may ilaw na. Is it na brown out? Yan. Maganda, di ba? Ito na. Wala tayong issue kay Robles, ha? Malinaw, ha? Wala tayong issue kay Robles, wala tayong issue kay Pastrana. Yung pinipinpoint natin dito yung attitude ni TP. Oh, yung sabi ni TP, hindi daw nag-google yung mga baby vlogger. Okay? O ngayon, naalala niyo mga kababayan, nung binabanata ni TP si Pastrana, di ba? O ngayon, nung binabanata ni TP si Pastrana, sino yung pinakasinisisi ni TP kung bakit daw ma-appoint si Pastrana? Sino yung pinaka-inaano niya?
yung pinaka ginigipit niya. Pakisagot lang dyan, no? Actually, may nanonood naman eh. O ito. Ayun yung question ko, ha? Noong na-appoint si Pastrana, sino yung tinuturo ni TP na may kasalanan kung bakit na-appoint si Pastrana? Sino yung ginigisa talaga ni TP no na, o ikaw, attorney, hindi mo man lang sinabi yan si President Bongbong Marcos tungkol kay Pastrana. O attorney Vic, o diba, si attorney Vic. O, tama. O, ginigisa ngayon ni TP si attorney Vic nung na-appoint si Pastrana. O, ang sabi ni TP, hindi daw nag-google yung mga baby vlogger. Eh, yung mahirap ngayon kay TP, si TP nag-google pero hindi niya naman sinasabi sa inyo to. Ako kasi mga kababayan, nagtataka ako kung bakit si Attorney Vic yung ginigisa ni TP noon. Ito no, makikita na ngayon natin dito no, ito yung mga board of directors na merong kinalaman sa mga appointment ng gabinete. So nakalagay dito, Secretary of Public Works, Transportation and Communications, tapos General Manager ng Authority, 'di ba? I think yung sa PPA ata 'to. And then Director of National Economic Development na NEDA. O Secretary of Finance, Secretary of National Resources, at saka Secretary of Trade. Ito mga kababayan na sa Google 'to. Na ito po yung mga dapat na mayroong kinalaman sa mga appointments po ng presidente. Wala po diyan si Attorney Vic. Wala si Vic Rodriguez diyan. Anong kinalaman ngayon ni Attorney Vic? Bakit mo ginigisa si Attorney Vic? Oh, anong intention? Kasi ang mga kababayan, bawat kilos po ng tao, merong intention yan. Ngayon mga kababayan, anong kinalaman ni Attorney Vic? Bakit ginigisa ni TP sa appointment ni Pastrana nun? Parang inutusan? Diba? Kasi ganun lang yung papasok na logic para sa akin eh. Actually, mga kababayan, no? Si Attorney Vic, ma'am, ano yan? Mabait na tao yan. Kung meron mang tao na dapat pagkatiwalaan, si President Bongbong Marcos, nasa top 5 si Attorney Vic. Napakatahimik na tao. Walang kayabang-yabang. Hindi nagsasalita yan ng walang kwenta. Magsasalita lang yan kung ano lang yung mga kailangan. At syempre, sobrang dikit niyan. Matagal ng abogado ni BBM yan, si Attorney Vic. Tapos ngayon, walang kinalaman si Attorney Vic. Biglang gigisahin ni TP sa appointment. Si Mel Robles, mabait din, di ba? So TP, bakit ganun yung ginawa mo na yung tao naman na wala namang kinalaman sa appointment, bakit tinuturo mo sa pag-appoint kay Pastrana? So ito, nakalagay ito. Andito, nasa Google to. Nasa Google naman to, ah. Ang laki-laki mong vlogger? Hindi ka nag-google? Pinagmamalaki ni TP. Pinagmamalaki ni Thinking Pinoy. Meron akong 2 million subscribers. Meron akong 2 million followers. Pero bakit ito? Bakit ito hindi niya to tinuro sa 2 million followers niya? Na yung mga appointment is walang kinalaman dito si Vic Rodriguez. Oh. Ang yabang-yabang niya, 2 million subscribers daw siya, 2 million followers daw siya. Pero ito yung nakakatakot mga kababayan. Alam naman talaga ni TP yan. Alam yan ni Thinking Pinoy na wala talagang kinalaman si Vic Rodriguez sa mga appointment. Pero nakakatakot dito mga kababayan, alam ni TP yung katotohanan pero niloloko niya yung mga tao para maniwala sa kanya na merong kasalanan si Attorney Vic Rodriguez. Nakas niyo ba yung ibig kong sabihin dito? Wala namang kinalaman si Attorney Vic dito. Bakit ginigisa mo? Oh. Boss Mike, wala tayong problema kay ano, ha? Wala tayong problema kay Pastrana, wala tayong problema kay Mel Robles. Wala tayong problema doon. Yung problema natin si TP, yung ugali niya. Makikita natin dito yung pagbaluktot niya ng katotohanan. Ayun kasi yung hindi ko matanggap eh. 'Di ba? Ang yabang-yabang niya sa mga followers niya, sa mga taga-subaybay sa kanya. Pero
bakit niloloko niya yung tao? Ako hindi ako naniniwala na hindi alam ni TP ito. Alam niya to. At ayun na nakakatakot, yung alam niya yung katotohanan, pero niloloko niya kayo. Oh. Huwag ganun, TP. Kami pa sasabihan mo na ano na hindi nagre-research, hindi nag-google. Ikaw nga nag-google, hindi mo tinuturo sa mga tao to eh. Tsaka grabe mga kababayan, no? Yung ginawa ni ano ni TP kay Attorney Vic na halos apak-apakan niya yung pagkatao. Halos idildil niya yung muka. Ewan ko, ano eh? Ako ba? Kasi continue nga tayo, nakakainis kasi. Kita mo, TP, sa ginawa mo, napapasama ngayon si Mel Robles. Oh. An allegation is not proof. No. Kasi po, kung ganun lang din ang gagamitin natin na logic, ha? Kung na-demanda ng graft si Mel, pero na-acquit din, hindi ibig sabihin nun, ano? Pero ang linyahan ninyo, kurakot pa din si Mel kahit na-acquit. Eh, di ba kay BBM, charge siya ng tax evasion, tapos na-acquit? Ano? Kita nyo kung paano mag-twist si TP, no? Nakita nyo kung paano siya mag-twist. Oh, hanggang ngayon, binabanggit pa rin ni TP yung tungkol doon sa mga nilabas daw ng vlogger, 'di ba? Sa mga nilabas daw ng vlogger na siguro ito yung ebidensya niya tungkol kay Mel Robles. And then pagkatapos bigla niyang i-connect kay BBM. Kita niyo kung gaano kung gaano kagaling mag-twist si TP, bigla niyang ibabaling kay BBM. Ayun, kusay TP. Hindi ito yung TP na finalo ko dati. Hindi ito yung TP na pinapanood ko dati. Actually, ako nanonood ako kay TP kasi sobrang bilis niya mag-research. Pero itong ginagawa niya ngayon, itong live stream niya na to, wala rin eh, puro chismis na lang eh. Wala na yung research eh. O naglabas siya ng article, research na ba 'yon? Naglabas siya ng article na acquitted si Robles. Research na ba 'yon? Actually, hindi. Kasi siya lang din naman nagplanted noon para palabasin na tama siya. Ay nako. Huwag ganoon, 'wag magpapasok si BBM dito bigla. In the first place, ikaw naglabas ng kaso ni Robles. Wala kaming kinalaman diyan. Tapos isisisi mo sa amin. 'Di ba ang galing, 'di ba? Ang galing mag-twist ni TP, 'di ba? Tax evader pa rin ba ang presidente ninyo? Hindi. Eh, acquitted. Alam niyo kasi, it pays to Google. Oy, mga baby vlogger, mag-Google daw tayo. It takes a Google daw. Diyos ko. Nasa Google nga, si Attorney Vic, walang kanalaman sa mga appointment. Diyos ko ka. Oh, it pays to Google. Sasabihin ninyo, magnanakaw. Yung problema, wala kayong pruweba. Eh, paano kayo magle-level up niyan? Diba? Bugok din eh, no? Sino ba may sabi mo nanakaw si Robles? Baka si Alvin. Baka si Mami Peng siguro. Kayo ha, sinasabi niyo magnanakaw si Robles ha? Oh. Nagkasin yung mga kababayan na walang, sa pagkakaalam ko ha, walang vlogger sa UVIP, di ba? Walang vlogger sa UVIP at wala akong kilalang vlogger na nag-akusa kay Robles na magnanakaw siya. Wala, si TP lang yun. Si TP naglabas nun. Hindi, ano naman siya, public servant naman Alvin eh. Si TP naglabas nun, pagkatapos isisisi niya sa mga baby vlogger. Tapos sabihin niya, ipagtatanggol niya na hindi kayo nagre-research. Ito acquitted si Robles. Hindi nga namin ilalabas yan. Ikaw naglabas niyan eh. Ako, tinanong ko talaga lahat sila. Lahat ng mga kilala kong vlogger, nagtanong ako.
Walang nakakaalam niyan. Walang nakakaalam niyan. Pakita mo kasi kung sino naglabas niyan. O, ikaw naglabas tapos isisisi mo sa amin. Ay, nako. So, ayun, sabihin ninyo, may graph case, ayun naman pala, acquitted. Ang tanong, ilan ban ko nga ito, amen? Bilis, Tipe, bilis! Ang tanong, kung ganun lang din, hindi eh. Tapos natatawa pa ako dito, yung graph case na yun, pahabol pa ng Aquino administration. Okay, tama, di ba? Ano, kinukulong niya na yung mga followers niya. Kinukulong niya na ngayon yung mga tao doon sa magnanakaw si Robles issue na siya lang din naman ay may gawa para palabasin na tama siya. Lupit. Di ba? Ito yung Marites na godlike. Walang katulad to. Ang galing, no? Ang galing magpaikot, no? Ang galing, eh. Siya naglabas na magnanakaw si Robles, tapos isisisi sa amin, tapos malalabasin na siya yung tama. Lupit. Napansin nyo ba yun? O diba? Napansin nyo ba yung ginawa niya? O. Hello po, Jefferson. John. Na walang ginawa, kundi habulin, isisi lahat ng kasalanan ng bansa kay Gloria. So, ang sinasabi nyo ba sa akin, benta sa inyo yung mga atake ng mga dilaw? I mean, ako, wala naman akong personal vendetta agad sa mga dilaw. Pero alam ko. O, kita mo, di ba? Biglang pasok sa dilawan. Ari, ang galing, di ba? Kita mo sinungaling, di ba? Ang sabi niya, wala daw siyang personal vendetta sa mga dilawan. Eh, sinasabi niya sa mga vlog niya dati, di ba, nagalit siya sa mga dilawan? Di ba? Tapos ngayon, sasabihin niya, wala naman akong personal vendetta sa mga dilawan. Galit na galit niya nga sa mga dilawan, di ba? Halos umiyak-iyak ka pa nga nun eh. Tumutulo pa nga luha nun eh. Tumutulo pa yung luha ni Tipi nun nung nagkakwento siya sa 44 nun na nakabulukan ni Panot. Pagkatapos niya sasabihin niya, wala kang personal vendetta sa mga dilawan. O yun na yun. Kalang ha? Kasi ano eh, kasi mga kababayan, kapag inconsistent kasi, makikita at makikita po natin yan. Kapag nagsisinungaling po kasi, mabubuking at mabubuking po natin yan. Okay, continue tayo. Yuhu, hello po, nakatulog ako. Hello po, Jaina, hello po. Okay, galit-galit kayo sa mga dilaw. Pero dahil it's serving your purpose, pasakyan ninyo yung ginawa nila? Ganun ba? Tama, ang galing nyo, ang galing ni Tipi, no? Pinapalabas ngayon ni Tipi na mga dilawan na tayo ngayon. Diba? Alam nyo, mga kababayan, ako rin naman kasi, ano, sabihin ko lang, no? Ako, hindi naman ako talaga focus sa pag-vlog. Kung baga, itong YouTube channel ko na to is nagiging platform ko lang to para sa freedom of speech ko. Para lang meron lang akong, ano, meron lang akong platform para magsalita. Actually, kasi ako, sino lang ba naman ako, diba? Isa lang naman akong simpleng Pilipino, diba, na naghahanap buhay na may pakialam sa politika. So itong channel ko na to is nagagamit ko lang para express yung ano, yung mga saloobin ko. 'Di ba? So yung punto nga dito, mga kababayan, no. Nawala tuloy ako. May dabasa kasi ako. Muntik nga tayo, nawala tuloy ako. Mami, I think something to tell you about Bantuan. Pag-email nyo na lang. Diba? Kasi alam ninyo, just because I stay silent on a lot of things does not mean I accede or I acquiesce doon sa mga binabalibag. Kasi minsan, ako, nakukornihan ako. Kaya parang sabi ko, hindi sulit. Or minsan naman, I let things... Ano ba, Tipi? Sige lang, forward nga natin, walang kwenta. Because I know for a fact that sometimes... when I say things, they can actually change the course of events. No, paano kayo tatagal
sa pagbablog na yan, kung hindi na kayo, kung hindi mag-Google man lang, hindi kayo marunong. Ah, ito na pala, ayun, nag-gets ko na, nag-gets ko na. Okay, okay, okay. So kayo ha, sabi ni TP ha, paano kayo tatagal sa pagbablog kung Google lang hindi kayo marunong? Ito nga, 'di ba pinakita ko kanina, 'di ba? Si TP marunong mag-Google, magaling mag-Google. Oh. Pero kaya niyang baliktarin yung katotohanan. Kita mo sinisisi niya si Attorney Vic about dun sa appointment na wala namang kinalaman. Hindi ako talaga naniniwala talaga ako na alam ni TP ito. Alam niya 'to. Alam niya 'yon pero hindi niya sinasabi sa inyo para lang maniwala kayo sa mga sa naratibo na gusto niyang sabihin sa inyo. Ano 'yun? Huwag ganun, TP. Actually kasi mga kababayan, no, ginawa na kasi ni TP 'to eh. Hindi niyo pa napapansin, no, sa lahat ng kaguluhan ng mga naging presidente, sa dalawang naging presidente natin na si Pangulong Duterte at saka si Pangulong Bongbong Marcos, di ba palagi nagkakagulo yung mga supporter niya? So, sino yung reason? Si TP. Nag-away-away yung mga DDS dati dahil kay TP. Oh, naglabas din naman ng fake news si TP dati eh. Di ba naalala nyo, di ba, sa Attorney Bruce? Sabi ni Attorney Bruce dati, no, naglabas ng fake news si TP. Yung tungkol dun sa Coco Leaks ata yun. Pati yung Lenny Leaks. Di ba? Ginawa mo na TP ito sa mga DDS. Kaya ngayon TP, huwag mong gagawin ito dito sa Bongbong Marcos Presidency. Huwag ganun. O ito, sabi nila daw, di ba? Ang sabi nila, ito yung tinatanggi ni TP eh, na gusto lang daw na magkaroon daw ng cabinet position ni TP. Well, ako naniniwala naman ako doon na ayaw ni TP ng cabinet position. Naniniwala ako doon. Kasi kung matagal na kayo nakafollow kay TP, di ba? Kung matagal na kayo nakafollow kay TP, alam ninyo na si TP ay gustong mag-aral niyan sa abroad. Well, kung tatanggapin ito ni TP, yung mga cabinet position na yan, hindi ba tutuloy pag-aaral niya sa abroad? Kaya yung gagawin niya na lang, kaya yung ginagawa niya ngayon is, kung sino yung mga taong malapit sa kanya, doon siya kumukuha ngayon ng connections. TP is not clever kundi manilin lang. Ang galing, di ba? Ang galing niya magpaikot, di ba? Ang galing niya magpaikot eh. Pag-aralan ko rin kaya ito, no? Diba? Eh, pag sinabi na halimbawa ng Rappler, sinasabi ng Philippine Daily Inquirer halimbawa, sinasabi ni Maria Ressa, natatanga-tanga kayo o tatanga-tanga ang mga bloggers, tapos nagagalit kayo. Eh, bakit tatanga-tanga kayo ngayon? O, kita nyo, napaka-ing-ing pala ng mga blogger eh. Napaka-ing-ing pala eh. O, mga eng-eng pala yung mga vlogger eh. Kasi hindi raw nag-google eh. At mga kababayan, ha, pinakita ko yung isang example kanina ha. Ha, nasi TP nagre-research pero kaya niya manipulahin yung katotohanan. Sama ng ugali, men. Actually mga kababayan, no, ako naniniwala naman kasi talaga ako. Agree naman ako doon na may mga vlogger talaga na ano. Na hindi nagre-research. Pero syempre content nila 'yun eh. 'Di ba? Kaya TP, wag ka mag-generalize na lahat ng vlogger hindi nagre-research. Ang daming vlogger na nagre-research na taga-suporta ni Bongbong Marcos. Ang dami. Kung ito nagawa mo to dati sa mga vlogger ng mga DDS, wag ngayon. Dahil ngayon, yung mga vlogger ni BBM matatalino ngayon. Well, meron mga bugok. Tulad ni ano. Baka lang sabihin. Diba? So, ano? Ano yung issue? Diba? Kung ayaw nyo masabihan na tanga ng mga Dilaw o ng Maria Ressa, kung ayaw nyo masabihan tanga, huwag kayong tatanga-tanga. Oh. Ito na, ang galing, di ba? Ang galing na paikot tayo ni TP, no?
Bakit sinabi ni Tipi na mga tanga daw yung mga baby vlogger? Bakit sinabi ni Tipi na tanga yung mga baby vlogger? Oh, yung reason ni Tipi kasi nga daw hindi daw nagre-research, 'di ba? Hindi nagre-research ano yung ebidensya ni Tipi tungkol kay Mel Robles. Tungkol sa kaso ni Mel Robles, na siya lang din naman yung naglabas. Na siya lang din naman yung nag-expose. Tapos ituturo niya yung mga vloggers na tatanga-tanga daw. Ang galing, 'di ba? Suka niya, kain niya. 'Di ba? Nakita niyo yung pagiging manipulative ni Tipi? Pinaikot niya kayo doon sa istorya niya na in the first place naman pala na yung binabanggit niya na hindi nagre-research yung mga vlogger, eh siya lang din naman pala yung may gawa noon. Labo nito, men. Bakit namin titirahin si Mel Robles? Sa tingin mo bakit? Ha? Eh nung ano nga eh, 'di ba Mami Peng, 'di ba sa HQ, 'di ba? Sa HQ si Mel Robles yung nag-aasikaso sa mga vloggers. Bakit titirahin ng mga vloggers si Mel Robles? Kasi wala naman yung gumawa noon eh. Hindi kasi yung punto kasi dito, no? Ginawa na ni Tipi to dati. Ginawa niya na to dati sa mga DDS. At ngayon, gusto niya namang itong gawin ngayon sa mga taga-suporta ni BBM. Diyos ko, in the first place naman ba, kailan ba naging BBM supporter si Tipi? Di ba 9 months lang? Di ba nung September lang, nung sigurado na hindi tatakbo si Sara Duterte? Kung tumakbo si Sara Duterte, hindi niya susuportan si BBM eh. Nakuha ko yung galawan ni Tipi noon eh. Kasi ako pinapakaramdam ako si Tipi noon kung sino ba susuportahan niya. Eh, kitang-kita naman po talaga natin na si Sara Duterte talaga yung susuportahan ni Tipi. Pero nung nalaman ni Tipi na si Sara Duterte ay tatabong Vice President under Bongbong Marcos, doon na siya bumaliktad. 9 months lang naman ito naging supporter ni BBM. Dahil wala na siyang choice. Actually, ito yung mga pinagmamalaki ngayon ng mga supporter ni Tipi eh. Kasi Tipi daw nagre-research, si Tipi daw nagbabasa daw. Actually, hindi lang siya gumagawa niyan. Ang dami namin gumagawa niyan. Kahit ako, ginagawa ko yan. Andiyan si Coach Jarrett, ginagawa ni Coach Jarrett yan. Oh. Ang daming gumagawa niyan. Sino pa ba? Si Attorney Trixie dati, ginagawa niya rin yan. Hindi naman natin pwedeng i-discredit yung ginawa ni Tipi noon dahil talaga mahusay talaga. Pero ngayon nga lang po, tapos na po yung eleksyon. So, palabasin po natin yung totoong kulay ni Tipi. Yan, pakita ko sa inyo. Dali ko lang ha. Oh, ayan. Court of Queens. Oh, kita nyo, di ba? Oh. Ito ba yung facts na sinasabi ninyo na nilabas ni Tipi? Ito ba yung facts na pinagmamalaki ninyo na nilabas ni Tipi, na binibintang niya sa mga vlogger, na siya lang din naman yung naglabas? Kita nyo, di ba, pinapaikot niya kayo dito sa article na to na sinasabi daw na binato daw sa kanya ng mga vlogger. Eh, wala ngang vlogger na gumawa niyan. Ito ba yung facts na pinagmamalaki ninyo? So, sabi ninyo, ano? Kurakot, i-acquitted. Oo, acquitted na nga si Robles. Wala kaming pakialam doon. Wala kaming pakialam kay Robles. Si Robles, mabuting tao si Robles. Oo. Wala kaming kinalaman dyan, TP. Baka inisip nila, bibigyan ka ni Mel Robles ng posisyon sa PDCSO? Ha? Ito na, mag-overreact na dito si TP. Nung may nag-comment sa kanya na pinahabol lang daw ni Tipi yung posisyon sa PCSO. Dito, sablay na naman siya dito. Sablay na naman siya dito. Ito, pinagmamalaki ninyo, facts, di ba? Sige, pakita na natin yung facts. Mga bakla, inupero na ako ni BBM dati ng Office of the Political Advisor, gabinete na yun. Mga bakla, hindi na ako sa gabinete. Tapos, sisingit ako sa PCSO. Ito mas mababang posisyon yun. Okay, di ba? So, pinagmamalaki ni Tipi na bigyan daw siya ng cabinet position ni BBM, hindi niya raw tinanggap. Okay? Sabi niya 'yon, di ba? Sige. So, anong reason ni Tipi bakit hindi niya tinanggap? Eh, sekretary na ng gabinete, hindi na. Uy. Nakita niyo bang dinanay nila? Eh, may screenshot pa ako nung pumayag si BBM na sinabi ang political advisor ka na.
kung hindi ako. Tapos sabihin niyo sa akin, katingkatay ko na mag-CPSO. E mas mababa na posisyon yun kaysa gabinete. Ano ba? Itama niyo naman yung kwento. Oh, sige, itama natin yung kwento ha. Itama natin yung kwento. Itama natin. So ang sabi ni TP, hindi niya rin tinanggap yung sa gabinete ni BBM. Ngayon, mas mababang posisyon daw yung sa PCSO. Yan ang sabi niya. Sige, tatama ngayon natin. Sige. Tama mga bakla. Hindi ko lang ha. Inoperan ako ng gabinete. Kung hindi ako. Kasi gusto ko, sa private sector lang ako. Gabinete yung inayawan ko ha. Pinakamataas. Well, mas mataas siyempre yung mga executive secretary, department. Pero yung Office of the Political Advisor, secretary, rank of secretary yun. Like secretary rank yun. Tapos ano, tapos sabihin nyo, gusto ko kasi sa PCS. O hindi nyo pa alam, gusto ko lang din magnakaw. Kunwari lang, gusto kong magnakaw. Mas marami akong mananakaw as a political advisor kaysa kahit deputy general manager ng PCS. Ang labo, no? Oh, ang sabi ni Tipe, ha? Kung gusto niya rin magnakaw, mas malaki daw yung mananakaw niya sa deputy advisor kaysa PCSO. Actually, TP, no, itama mo yung kwento mo, no? Actually, yung PCSO po, ito po yung ano, isa po ito sa mga ahensya na nag-generate ng pera para sa kaban ng bayan. So, dito po talaga yung pera sa PCSO. Wala doon sa pagiging advisor po ni BBM. Inisip po lang, no, advisor ka lang, nakakapag-generate ka ba ng pera doon? Actually, hindi ah. Nag-a-advise ka lang naman eh. Well, syempre, malaki yung sweldo doon sa tingin ko talaga, di ba? Pero, kung gusto mo magnakaw, doon ka sa PCSO kasi doon po, nag-generate yung pera. Di ba? I-balance mo naman TP, di ba? Huwag mong gawin tanga yung mga follower mo. Di ba? Basic na basic yan. Isa sa pinakamalaking ano ha, malaking kinikita talaga na nag-generate ng pera sa kaban ng bayan is yung PCSO. 'Di ba? Hindi yung pagiging adviser. Tanyo, nagpapaniwala kayo kay TP kaagad? Oh, sabi niya, kung gusto niya rabag na ako ng pera, edi doon na lang siya sa gabinete ni BBM. Nakita niyo yung hindi pagtutugma, 'di ba? Yung ano, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kayang baliktarin ni TP yung katotohanan. Di ba? Wala pala kayo eh. Kita nyo, di ba? Meron palang gabinete dapat si ano eh, position si TP eh. Oh. Inaalis lang po namin yung mga mapagpanggap. Binubuking lang po namin yung mga mapagpanggap. Ayun lang po yung ginagawa namin dito. Actually, ako nga, wala akong pakialam dito kasi nakita ko yung mga comments ninyo eh. Actually, ako talaga, wala akong pakialam dito. Kay TP, wala akong pakialam dito. Di ba nga, sabi ko pa nga sa post ko sa Facebook, di ba? Hindi ako mangingialam kay TP kasi nga, ang pangit tingnan na kami nag-aaway. Yun nga lang po mga kababayan, sa the more na hindi ako nangingialam, at nung pinanood ko tong video na to, mas nakikita ko po talaga yung kawalang ngayaan po ni TP. Yung pagiging arrogante ni TP. Nakikita po natin dun. So, syempre, may nakita tayong mali na majority po ng mga vloggers. Majority ng mga vloggers po na nataga-suporta ni BBM, galit kay TP. Sinong vlogger yung kumampi kay TP? Sinong vlogger yung kumampi kay TP? Si ano ata, si Peps ata eh. Si Peps TV ata, kumakampi kay TP to eh. O sinong vlogger yung kumampi kay TP? Lahat ng vlogger galit kay TP. Alangan naman lahat kami ng vlogger, mali. Alangan naman kami lahat ng vlogger kami, 99%, mali. 1% na si TP eh. O. Isipin nyo nga, di ba? Kahit yung mga dati niya kasama sa DDS, galit sa kanya. O ginawa niya na dati ito sa DDS tapos gagawin niya rin dito sa atin? Sino yung isa? Nakita ko yung comment mo. Ikaw ha? Sino yung isa? Si Peps TV at Casino. O, alam niyo mga kababayan kasi ito no,
Karamihan kasi ng mga follower po ng mga small vlogger is follower din po ni TP. Kaya po, marami po mga small vlogger na ayaw banatan si TP dahil takot mawalan ng mga followers. Well, dito mga kababayan, prinsipyo lang kasi to. Kasi mga kababayan, ako, ito yung gusto kong sabihin kanina, no, naputol lang ako, nawala ako eh. Hindi ko naman kasi kinakarir itong pagbablog. Diba? Hindi ko kinakarir itong pagbablog. Itong channel ko na to is nagiging platform lang po ito ng freedom of expression ko. Oh. So sa akin lang kasi, 'di ba? May mga vlogger na kumakampi kay TP, actually ilan lang sila. Ako sa tingin ko si Peps kasama 'yon doon. Oh, hindi ba banat-banatan nila si TP? Alam niyo sinasabi nila? Ano ba sabi ni Peps? Huwag tayong mangialam diyan kasi nga pangitingnan. 'Di ba? Sikatun yung pala no, makakampi pala sila no. No, si Katunyin nga pala. Si Katunyin naman kasi ano naman 'yun eh. Hindi naman vlogger 'yun eh. 'Di ba journalist na talaga 'yun eh. Oh. Ito 'yung sinasabi ng mga ano ng mga ayaw bumanat kay TP no, na hindi ba kayo nahihiya sa mga dilawan? 'Di ba? Hindi ba kayo nahihiya sa mga dilawan na pinagtatawanan tayo? Oh, well, ano pa kailan natin sa dilawan kung pagtawanan tayo? Andun na sila, talo na nga sila, 'di ba? Talo na sila eh. O, gusto na lang nila maging relevant eh. May mga vlogger kasi talaga mga kababayan na andun sila sa safe. Kasi nga ayaw mabanatan si TP. Kasi nga naman, 2 million followers yan eh. Diba? Actually, hindi lang si Banat Bay, si ano rin, si Attorney Bruce din. Masyado kayong concern, diba? Ito si Peps TV, no? Masyadong concern to eh, na ay, ito yung sasabihin ng mga dilawan, di ba tayo nakakahiya? Actually, mas mahiya ka, Peps TV, dahil kinakampihan mo si TP. Nilait-lait ka na nga eh. Sinabi na ka na nga, hindi ka nagre-research. Oh. Sinabi na nga ni TP na tatanga-tanga ka, Peps TV. Kasasabi niya lang kanina, tatanga-tanga yung mga small vlogger. Kasama ka doon, Peps TV. Tapos yan, kakampihan mo si TP. Kung di ka ba naman bugok? Di ba? Ano ba yung si TP, Diyos ba yan? Alino, di ba kanina sabi niya kanina, di ba? Tatanga-tanga kayo mga small vlogger kayo, hindi kayo nag-google. As if naman na lahat ng mga small vlogger hindi nag-google. Magkaroon kayo ng bayag para banatan to. Sinabihan na kayong tanga? Sinabihan na kayong tanga ni TP? Okay lang sa inyo? Putang na, pinaghirapan ninyo yung content ninyo? Pinaghirapan ninyo mag-research? Pinaghirapan ninyo makipagkismisan? Tapos sasabihan kayong ta? Ano ba? Trabaho nyo. Intindihan nyo ba? Kung hindi na nga ako sa gabinete, ito pang mangangati sa PCS, tapos pangalawa, tinutukan pa ng barel ni Mel, si BBM, para i-appoint siya doon. Hindi. Hindi nyo alam yung kwento kung paano siya na-appoint. Huwag na lang natin pag-usapan muna. Ito lang, kita mong kagagawa ni TP, no? Wala kaming pakialam sa appointment ni BBM. Kami naniniwala kami kung sino yung in-appoint ni BBM, magbibigay kami ng faith doon. Magbibigay kami ng trust doon kung sino yung i-appoint ni BBM. Wala kaming pakialam doon. Kung i-appoint ni BBM si Pastrana, so be it. Kung i-appoint ni BBM si Robles, so be it. Wala kaming pakialam doon. Huwag mo kaming gagawan ng kwento, TP. Alam niyo, kayong mga magagaling na vlogger na ang daming source, di ba? Tanungin niyo, paano siya na-appoint doon? No? Anong kapangyarihan ni Mel kay BBM para mapwerto si BBM na i-appoint siya PCSO? Really? Mas makapangyarihan pa? Mas takot sa kanya presidente ng Pilipinas? Ganon? Talaga. Tapos ang natawa ko doon, nung kin-criticize ko yung interim na appointment, yung announcement ng Pastrana, sinasabi nila, pinahan ko daw si BBM. Ang tanong, sino ba nag-appoint kay Mel? Di ba si BBM? So kung nag-aalik kayo sa akin na pinangunahan ko si BBM, bakit yung pinangunahan ngayon? Okay, tama, di ba? Tandaan nyo mga kababayan na wala tayong pakialam sa appointment ni BBM. Wala tayong pakialam dun. Oh. Hindi raw pinangungunahan si BBM, pero ano to? Ito, bagong post niya to eh.
palang mukha nito. Ayan, no? Oh. Ito yung sabi ni TP, no? I heard from a source up above, so chismis, that Pastrana is already out, so chismis. Like, wala nang position whatsoever. Thank you for listening, Mr. President. Oh, kita nyo? Oh, nakikinig pala si President BBM eh. Kay TP eh. Oh, wala pala kayong sinabi eh. Oh. Kita nyo, di ba? Hindi pala na-appoint si Pastrana dahil nakinig kay ano kay TP. Nakalaki yun. Thank you for listening, Mr. President. Oh, ganun ba kababa yung tingin ninyo sa presidente? Na dahil lang na binash ni Thinking Pinoy si Vic Rodriguez at saka si Pastrana, nakinig na si Bongbong Marcos sa kanya na wag na i-appoint si Pastrana? Ganun ba kababa yung tingin ninyo kay President Bongbong Marcos? Ganun ba kababa yung tingin mo TP kay President Bang kay BBM? Nako TP, wag na kasi magpanggap. Ilabas mo na 'yung totoo mong kulay. Oh, actually ako rin, ito rin 'yon, no. Oh, idol ko rin talaga si TP eh. Pinapanood ko 'yan eh. Pinapanood ko 'yan eh. Yung alas mo sobrang nayabang ng tao eh. Kung meron man taong sisira kay President Bongbong Marcos, si TP yun. Kita nyo, no, wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan na naging presidente si President Bongbong Marcos. Pero pumapapel na si TP. Oh, baka sino ba siya? Diba? Kailangan may consistency doon sa Lodge. Hindi po pwede na basta maipilit nyo na lang yung gusto nyo kwento. Tapos yung, eh, alam ko nga yung magkakatext kayo, close kayo eh. Di ba magkakilala kayo? Pwede rin lang kayo mag-conference para isang version lang yung kwento. May isang kwento, sabi daw, gusto daw ni Mel na magpa-appoint, may isa naman. Okay, tanya no? May isa daw. Yung sabi ni TP, Mami Peng, ganyan ka pa ba? Yung sabi ni TP, yung dapat daw, yung gawin daw natin, mag-conference daw tayo mga small vlogger. Pagkatapos, pagplanuan daw natin kung ano yung ititira natin kay TP. Kung ano daw yung ititira natin sa kanya. O, ganun yung gustong gawin ni TP. O, mag-conference kami mga small vlogger para isa lang daw yung version namin. Para hindi daw, ano, hindi raw sabog-sabog. Puta, ganun ka kasikat, TP? Ganun ka kagaling? Magko-conference pa kami ha, para banatang ka, para isang tirada lang. Actually, hindi nga kami nag-uusap-usap dito. Ay, naku. Lukuhan mo. Away pa daw ako. Kanya kanyang version. Hindi mo pwede mag-meeting-meeting tayo para i-consolidate ninyo yung kwento para isang version lang. Diba? Sino nagturo sa inyo nun? Baka mamaya, guys, pag bumagsak yung nagturo sa inyo nun, sumama pa kayo. Diba? Sabi, second highest contributor daw ang manager mo, kaya ayan, appoint bayad-bayad raw. Magkano ba yung inaano, kinontribute ni Mel? Hindi ko alam eh, parang 8 million. 8 million ba? Parang gano'n sa sauce. Check ko nga, BBM sauce. BBM contributors. BBM top contributors. Top contributors. Check ko nga. Thank you.
So actually yung na-contribute talaga ni ano ni Mel Robles is 30 million. So yun na yun. 30 million yung na-contribute ni Oh, ito na, sige. Sagutin ko na nga kayo. Sige, ito. Tama lang daw ba? Tama lang daw yung ginawa daw ni TP. Tama lang daw yung ginawa ni TP na pag-expose kay Pastrana. Nakita ko yung comment mo eh. Ito. Ano? Ano ba yung ano? Una sa lahat, di ba? Naniniwala ako doon sa kakayahan ng presidente. Wala akong pakialam kung sinong gusto niyang i-appoint. Kung gusto niyang i-appoint si Pastrana, naniniwala ako doon. Kung gusto niyang i-appoint ni Bongbong Marcos, si Robles, naniniwala ako doon. Sana ganun na lang sana ginawa ni TP. Ngayon, ano ba yung in-expose ni TP? Yung in-expose ni TP, ang sabi niyang expose daw, si Pastrana daw ay mayroong conflict of interest. Okay? Kung hindi ba naman bugok itong si TP na to, di ba? Hindi lang ito yung first time na nangyari na nagkaroon na sinasabi nila na allegedly na conflict of interest. Ito yung punto ko dito mga kababayan. Unang-una, si Mark Villar. Si Mark Villar, meron din niyang conflict of interest. Di ba nung na-appoint si Mark Villar bilang DPWH secretary? Di ba? Bali si Mark Villar noon, alam naman po natin kasi ako taga Muntinlupa ako eh. Di ba? So may mga tropa ako sa Bacoor. So yung meron doon isang lugar na sitio, nakalimutan ko ng pangalan eh. Basta doon, sa boundary ng Bacoor at saka ng Muntinlupa, meron doong lugar na kinamkam ng mga Villar. So meron pong history ang mga Villar ng land grabbing. So sino ba naman ang magkakaso sa mga Villar? Ikaw, squatter ka lang, di ba? Tapos bigla mong kakasuan yung mga Villar. Sino ka? Una, wala kang pera, makapangyari ng mga Villar, at syempre, mababayaran ka lang. Oh. So merong history ang mga Villar ng land grabbing. Siyempre, alam naman po natin yung mga sakahan na ginawang subdivision. So merong conflict of interest din si Mark Villar sa DPWH. Pero bakit dito hindi mo tinira si Mark Villar? Noong inappoint ni Pangulong Duterte si Mark Villar, bakit hindi mo binanatan? Ah, oh, hindi lang 'yan, si Piñol. 'Di ba? Yung tumakbong senador na dating DA secretary. Si Piñol. Actually, si Piñol, hindi naman po talaga, 100% na magsasaka si Piñol. Si Piñol po ay negosyante po ng agribusiness. Agribusiness po yung pinakahanap buhay ni Piñol. So, dito po, nung inappoint si Piñol ng DA Secretary, conflict of interest din yun. Di ba? O bakit hindi ka rin nagreklamo noong inappoint ni Pangulong Duterte si Manny Piñol na meron ding negosyo sa agrikultura. Actually, kung makita ninyo yung mga gamit ni Manny Piñol, mga automatic po yan na pagsasaka. Gumagamit po ng drones para maglagay ng fertilizer at saka ng mga bini si Manny Piñol. Isang big time po na negosyante ng agribusiness si Manny Piñol. Tapos siya yung tinalaga ni Pangulong Duterte bilang sekretary ng DA. Conflict of interest din yun. Bakit hindi ka nagreklamo doon? O kung yung nireklamo mo na mayroong negosyo si Pastrana doon sa PPA, na connected sa PPA, well, anong pinagkaiba nito kay Manny Piñol at saka kay Mark Villar? Not unless na nag-cherry pick ka at saka meron ka sariling intensyon. Kita mo nga, di ba? Halos himudpet ka nga kay Mark Villar eh. Ibuboto ko si Mark Villar. O samantalang conflict of interest din naman yung ginawa niya dati. Yung pag-appoint sa kanya. O ano pa ba yung sinasabi ni TP? Oh. Actually nag-resign si Piñol dahil nag-away sila ni Villar about dun sa rectification law. Pero binoto ko si Piñol. Si Piñol binoto ko 'yon. Sayang di nanalo. Oh, ito pa yung pangalawa. Oh, ano pa sinasabi ni TP kay Pastrana? May mga utang daw. Oh. May mga utang daw si Pastrana. Ano bang ginawa ni Pastrana? Di ba nagbayad? Oy, RJ Nieto, pinakita mo ba yung resibo na nagbayad si Pastrana? Ilang million 'yon? Tatlong resibo 'yon. Di ba nung nalaman ni Pastrana na i-appoint siya sa PPA,
nagbayad siya nung nagbayad siya ng partial. Actually mga kababayan, normal lang sa negosyante 'yung nakakaroon ng utang. Ako mga kababayan, ako nasa agribusiness din ako. Nasa agribusiness din ako. Yung binibigay ko mga abono sa mga magsasaka, utang din 'yun na binabayaran ko. Bukok din 'to si TP eh. Sinong negosyante yung walang utang? Oh. Dito na natin makikita yung conflict, yung pagiging double standard ni TP. Oh. TP, pinakita mo ba na nagbayad si ano, si Pastrana ng utang niya? Siyempre i-appoint na siya. I-appoint na siya sa PPA. So ginawa niya ng paraan na magbayad ng utang ng partial. May resibo yan. Pinakita ni Mark Ramos yung resibo. O yun ba, pinakita mo sa mga tao? Hindi. Kasi gusto mong paikutin yung mga tao dun sa paniniwala mong bulok at saka sa naratibo mo na may sarili kang interes. Hindi mo nga pinakita yung ano eh, nagbayad si Pastrana. Ako mga kababayan, ulitin ko lang, no? Wala akong pakialam kay Pastrana, wala akong pakialam kay Mel Robles. Yung pinakapakialam ko dito is pakialamero si TP. Masyado niya pinangungunahan yung presidente. Wala pang isang buwan yung presidente, pinapakilaman mo na. Huwag ganoon. Masyado na mataas yung tingin mo sa sarili mo eh. O ngayon, nag-gets niyo na ibig kong sabihin na yung nilabas ni TP tungkol kay Pastrana, bulok. Na nagko-conflict din doon sa mga sinasabi niya dati, sa mga kinikilos niya. May conflict of interest pala si Pastrana. Eh baka sa mga ibang naging cabinet position na appointment, wala kang sinabi noong panahon ni Pangulong Duterte. At saka mga kababayan, napakabulok nun eh. Siyempre, i-appoint ka doon, di ba? Kunwari ikaw, i-appoint ka doon. I-appoint ka doon sa isang position na kung saan ka may expertise. O kunwari, di ba? Expertise mo sa banko, expertise mo is economy, doon ka ngayon sa Department of Finance, parang ganon. O ngayon, sino ba yung inappoint ngayon ni Pangulong Duterte? Pinost ko yun eh. Yung inappoint ni Pangulong Duterte sa Department of Finance dati, si Dominguez ba yun? Nakalimutan ko na. Pinost ko yun dito eh. Sa Facebook ko eh. O nga, si Carlos Dominguez. O si Carlos Dominguez, na-appoint sa Department of Finance, pero negosyante. Si Dominguez. Negosyante din yun. O ibig sabihin ba, conflict of interest din yun? Hindi mo talaga maiiwasan na ma-appoint ka kung saan ka connected. Na tulad ng nangyari kay Pastrana. Ang hirap kasi sa TP, pinangungunahan mo yung presidente. O ano ba sinabi ni TP? May kaso. O bakit? O ibalik ko sa yung tanong. O sinuportahan mo ang mga Marcos. Meron pang kaso sa SC yun. Hindi pa tapos yung kaso ng mga Marcos sa SC. Sa Supreme Court, may kaso pa sa Imelda sa Supreme Court. O same lang din naman kay Pastrana. O pinangungunahan mo yung presidente, mas marunong ka pa eh. Ano ba sinabi ni TP? Conflict of interest daw. Nasagot ko na 'yan. 'Di ba? Ang daming appointees, tsaka hindi talaga may iwasan 'yan. O bakit ngayon lang nagangawa si TP? Ano yung pangalawa? May utang daw. Oh. May utang daw si Pastrana. O, sino bang negosyante walang utang? Labo eh. Ako wala akong pakialam kay Pastrana, wala akong pakialam kay Robles. Yung pinapakialaman ko dito is yung ugali mo, TP. Oo, magaling ka. Magaling kang vlogger. Magaling ka mag-research. Pero yung problema mo dito, TP, ugali mo. Ugali mo yung problema mo dito, TP. Kita mo lakas man lahat, hindi ko alam sa inyo ha, kayo mga follower ni TP dyan. Hindi ko alam sa inyo. Tandaan nyo. Halos lahat ng mga vlogger galit sa kanya. Saan kayo mas maniniwala ngayon? Ah, mas maniniwala kayo kay TP? Kay Tunying? Sino pa si Peps? Eh mas marami kaming naniniwala na talagang masama ang ugali nito.
Makita nyo, di ba? Pinakita ko na kanina. Ito lang, no? Ito lang na pinakita ko kanina. Na binibintang niya sa mga vlogger na sinabihan daw namin na magnanakaw daw si Robles. Eh, wala ang nagsabi nun. Siya lang may sabi nun. Pagkatapos, tinuturo niya sa amin. Oh. Teka lang, meron pinasa si ano sa akin eh, si Alvin eh. May pinasa si Alvin, ano, mahina, babago siya yung laptop ko eh. Tsaka sino bang, ano, sino ba yung mga vlogger na mahuhusay na may, na bad trip din kay TP? Marami, di ba? Si Coach Jarrett, mahusay na vlogger yan. Sino pa? Si Sangkay. Oh. Wag ganun, TP. Ayusin mo yan. Kung nagawa mo dati yan sa mga DDS dati na napaghiwa-hiwalay mo ang mga DDS, wag mong gawin dito. Wag dito. Kasi ito lang sinasabi ko mga kababayan, no. Doon sa sinasabi ni TP, doon sa sinasabi ni TP na accreditation daw yung gusto ng UVIP. Ako proud member ako ng UVIP. Pero hindi lahat ng mga vlogger ng UVIP ay atat na atat diyan sa accreditation ng Malacañang na yan. O tulad ko, tulad ni Boss Mike. Si Boss Mike may sariling negosyo yan. Ako nandito ako sa Iloilo. Ano yung Malacañang? Nasa Iloilo ako. Oh, kaya ako sumali sa UVIP dahil din po ito sa pagsuporta kay Pangulong Marcos. Dahil naniniwala po ako sa advocacy ng UVIP na ipakita ang katotohanan sa mga tao. Naniniwala ako doon sa advocacy na 'yon. Oh. Yung accreditation sa Malacañang. Siguro sa kanila na 'yon, sa mga ibang kasama ko na sa UVIP 'yon. Pero hindi lahat ng mga member ng UVIP atat na atat diyan. Andiyan si Mami Peng. 'Di ba? Hindi rin atat na atat sa ano 'yan, sa Malacañang. Kay Imelda, oo. Pero sa Malacañang hindi. Hindi pa si Alvin. Oo. Kaya wag ganun TP. Actually nakaisang oras na ako pero kasi nakita ko yung comment na tama daw yung ginawa ni TP eh. Paano yung masasabing tama yung ginawa ni TP? Eh, kita mo, ako lang na small vlogger na butasan ko. Diba? Ako, maliit na vlogger lang ako. Times 100 siguro. Kung pagiging popular lang yung pag-uusapan, times 100 siguro kumpara kay TP. Pero paano yung nasabing katotohanan yung sinabi ni TP? Ako nga, nabutasan ko eh. Yung tatlong sinasabi ni TP na conflict of interest, na may utang daw si Pastrana, na may kaso daw, ako nga lang, small vlogger, nasagot ko eh. Oh. Gumamit ako ng Google. Actually, ano, hindi ko rin talaga masisisi kung bakit may mga tao talaga na talaga sumusuporta kay TP. Hindi ko rin masisisi. Yun nga lang kasi dito ko po talaga nakita yung pagmamanipula ng katotohanan ni TP. Hindi ko kasi matanggap eh. Ako nga, sabi ko nga, palalagpasin ko na lang to kasi wala naman kwenta yan eh. Yun nga lang kasi, nakita ko kasi talaga na nambibintang siya na wala namang may gawa nun. Na siya lang din naman yung gumawa nun. Pagbibintangan niya na sinabihan daw namin na magdanako si Robles, eh wala ka nagsabi nun. Yung nagsabi lang nun, siya rin naglabas nun. Excuse me. Ako ba? Misosyo daw, Finelli Drexel. Okay, di ka po siya. Okay na, wala na sigurong kwenta pag-usapan to. Okay na to. Siguro ito na yung first tsaka last siguro na i-content ko to si TP. Kasi ano lang eh, gusto ko lang talagang ipakita. Nakita ko tama. Paano naging tama si TP? Conflict of interest? Ha? Paano naging tama si TP? Sinagot ko na kanina. Conflict of interest? Paano naging tama si TP? May kaso? May utang? Ay, nakapalit ulit tayo dito.
Di na ako na to si TP, ako na to isang beses lang to. Kasi ano lang, gusto ko lang kasi yung ano eh. Gusto ko lang din kasi talagang ano. Tulad nga na sinabi ko kanina, itong YouTube channel ko na to is, ito lang yung platform ko para sa freedom of speech ko. Di ba? Ito lang yon. Kung ano, kung kumikinikita man itong YouTube channel ko na to, thank you na lang sa akin yon. Pero hindi naman, makikita nyo naman sa channel ko, di ba? Hindi nga ako araw-araw nag-live eh. Dalawang buwan nga ako hindi nag-live eh. Hindi nga ako nagko-content araw-araw eh. Kung katulad, hindi nga ako nanlilimos sa inyo eh na mag-like kayo o mag-follow o mag-subscribe kayo sa akin eh. Di ba? Wala nga ako sinasabi dito eh. Sinabi ko ba dito yon? Sinabi ko ba sa mga vlog ko yon na please subscribe to my channel and click the notification bell icon. Sinabi ko ba yon? Hindi. Kasi kung gusto ako ng mga tao, magsusubscribe yan ng sarili nila kahit hindi ko sabihan. Oh. Wala ito ano ko lang to. Platform ko lang tong YouTube na to. Oh, so ngayon, dahil sa platform ko tong YouTube na to, gusto ko lang din ipakita sa mga naka-follow sa akin kung paano magbaliktad ng katotohanan si TP. Okay? Tama si TP. Explain ko na kanina paano nagkamali. Tama si TP, Diyos ko. 2 years of a year or so ago. Tapos na yung Andre Vlogger era. Hindi na po pwede yung ano. Hindi na po pwede yung galit ka lang tapos sasakay may tao sa'yo. Kasi kung uso pa yun, hindi malalao si Mocha. Eh, di ba si Mocha pa nag-live lagi lang galit? Ah. Okay, tama, di ba? Binabalatan niya na yung mga dating kasama niya. Samantalang kasama niya dati yan. Talaga, di ba? Stop talking. Stop watching, bugok. Sige po, okay na po ako. Nakaisang oras na rin po ako. Nakaisang oras na po ako. So thank you po sa maiksing oras na pagsama po sa aking live stream. So actually medyo ano no, dalawang buwan kasi ako hindi nakapag-live stream kaya hindi ako masyado sanay na ulit. Pero sa akin siguro ano na to? Unang huli na siguro to. Actually, ngayong araw talaga, nag-post ako sa Facebook ko tungkol kay TP at saka nag-live ako tungkol sa kanya ngayon. Okay na siguro to. Siguro ano, depende. Kasi ito lang, no? Yung cell talaga ni TP, no? Kapag nakukuwig, tumatahimik. Ilang araw na siyang hindi nako-content. Ilang araw na hindi nagla-live si TP. Kasi alam niya kasing mali siya. Alam niya kasing na nakukuwig na siya. Oh. Tapos bigla-bigla na lang siya na ano, bigla-bigla na lang siyang lalabas ulit pag ano na, pag malamig na. Kinan nyo lang. Oh. Okay na to, isang beses lang to, okay lang to. Okay na ako. Balik na ako sa Dilawan. See you in, oy, thank you ma'am, may limbi ha. So, thank you po, maraming salamat po. Maraming salamat po sa isang oras na pagsama po sa akin. Thank you po. Bye-bye. Salamat.